Kamustahin na po natin ang sitwasyon ngayon sa Negros Occidental. Live sa Ulat on the Spot ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Aileen? Takot ang naramdaman ng ilang taga-Negros Occidental matapos ang hindi inaasahang pag-alboruto ng Bulkang Canlaon alas 6:57 kagabi. Ayon sa mga nakausap nating evacuee dito sa La Castellana Elementary School, matapos daw nilang marinig ang pagsabog ay binalot ng ashfall ang paligid. May mga nakaamoy ng asupre at nakaramdam ng pag-init ng balat o katawan. May isa pa tayong nakausap na muntik pa raw tamaan ng bato mula sa pagsabog. Ayon sa monitoring ng Mount Canlaon Observatory, patuloy pa rin ang ipinapakitang aktibidad ng bulkan mula sa phreatic eruption nito kagabi. Connie, ayon sa La Castellana LGU, nasa 200 na pamilya na o mahigit 800 na individual ang inilikas sa mga evacuation center ng bayan. Magsasagawa ng pagpupulong ngayong araw ang MDR-RMO para sa gagawin pang karagdagang mga hakbang. Sa ngayon, patuloy na pinaalalahanan ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan na mag-evacuate para mabigyan agad ng tulong o di kaya ay makaiwas sa sakuna. Connie? Maraming salamat, Aileen Pedroso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.